Hey, what's up mga sir? Welcome back sa ating mga balitang basketball. Ang salitang depresyon ay hindi biro. Lahat tayo ay pwedeng maging biktima ng depresyon mga sir. At maging si Kobe Paras ay naranasan nga ang madepress. Sa isang post sabi ni Kobe na nung bumalik nga siya sa Pilipinas makalipas ang 4 na taon, siya nga ay depressed at hindi niya alam kung saan niya hahanapin ang kanyang sarili at umabot din daw sa punto na gusto niyang magpakamatay. At meron ding mga araw na maging siya man ay hindi kilala ang kanyang sarili at tanging ikaw lamang ang makakaligtas ng iyong sarili. At dagdag pa mismo ni Kobe, sinabi niya nga ito upang hindi magpakaawa, kundi magkaroon nga din ng awareness na sila man din ay tao lang at nakakaranas din ng ganito. Samantala sa ibang mga balita mga Sir Andrew Wiggins, hindi na nakatimpi kay Stephen A. At sumagot na nga siya dito patungkol sa mga pinagsasabi ni Stephen A. Smith, kung saan mga Sir, binanatan ni Stephen A. itong si Andrew Wiggins, na kung siya man ang GM ng Golden State ay gugustuhin niya pang i-trade itong si Andrew Wiggins para sa isang box ng biskwit. Dahil para mismo kay Stephen A. Smith ay hindi binibigyan ni Andrew Wiggins ng halaga at effort man lang ang kanyang laro. At dagdag pa mismo ni Stephen A., kung talento ang pag-uusapan, hindi makakailang puno ng talento itong si Andrew Wiggins. Pero ang problema nga lang, hindi pa nga niya na-unbox ang kanyang potensyal na siya namang hinahanap ng mga fans ng Golden State. Dahil sa mga nakaraang laro nila, maraming nagawang mintis itong si Andrew Wiggins. Yan nga mismo ang banat sa kanya ni Stephen A. Smith matapos na matalo ng Dallas Mavericks itong Golden State sa isang tambakan na laro, kung saan naipasok lamang ni Andrew Wiggins ang 3 sa kanyang 11 binitawan at wala man lang naipasok na galing sa 3-point line. So ngayon nga siya ay nag-a-average mga sir ng 17 points per game, 4 rebounds per game at 2 assists per game. At heto nga ang sagot ni Andrew Wiggins patungkol kay Stephen A. Smith. Wala nga siyang pakialam sa kung ano man ang sinasabi nila patungkol sa kanya, manegatibo man yan o positibo. Ang sa kanya lang, gagawin niya lang ang kanyang trabaho. Sa ngayon nga mga sir ay puno talaga ng injury ang Warriors. Wala si Wiseman at wala si Klay Thompson. At yung iba naman ay nasa health and safety protocols ng NBA. At kahit na hindi man sabihin ng mga fans, inaasahan talaga nila na maliban kay Draymond Green at Stephen Curry, na sana nga itong si Andrew Wiggins ay aangat ang laro. Pero sa ibang aspeto mga sir, naging matibay naman itong si Wiggins para sa kanila. Dahil walang mintis at always present itong si Wiggins sa kanilang laro sa season na ito. Pero yun nga, kailangan niya ding mag-contribute pagdating sa opensa. Dahil pagdating naman sa depensa, ay okay naman itong si Wiggins. Ang problema nga lang talaga ay yung kanyang opensa mga sir. At samantala sa ating huling balita, Max Kellerman tataya kay LeBron na kung mabibigyan niya pa ng isang kampyonato ang Lakers sa season na ito, siya na nga ang tatanghalin bilang the greatest of all time. Dahil para mismo kay Max Kellerman, kung mapapatumba ng Lakers sa ngayon ang Clippers, Utah Jazz at Phoenix Suns, at kung sakaling makakalaban nila sa finals ang Brooklyn Nets, at kung healthy ang Big 3 ng Brooklyn Nets, at healthy naman ang Lakers, at syempre mga sir ayon sa kanya, kung manalo man ngayon ang Lakers sa season na ito, hindi makakailang malalagpasan ni LeBron itong si Michael Jordan para sa the greatest of all time. Dahil sa ngayon nga ay marami talagang babalakid sa Lakers para depensahan ang kanilang titulo. Isa na nga dito ang Brooklyn Nets, na ayon pa mismo kay Max Kellerman ay imposible daw na matalo ng Lakers ang Brooklyn Nets kung healthy lang daw itong sina Kevin Durant, Harden at Kyrie Irving. Pero kung sakaling matalo sila ng Lakers, si LeBron na ang bagong the greatest of all time. At yan nga mismo ang hamon ni Kellerman kay LeBron at sa Lakers. At bago tayo magtapos mga sir, shoutout muna kay J. Mark Alfonso ng Tanay Rizal. At shoutout din kay Hassan Tumawis. Shoutout kay Levy Boy Bostamante ng Nueva Ecija, Llanera. At shoutout kay Mark Dominic Baliwas Vlog ng Makati City. At shoutout kay Nicky J. Pahayahay ng Tabina. And as always mga sir, maraming salamat sa panunood.